So magandang araw po ulit sa mga kaibigan. Ngayong araw po is magbabahagi po ako ulit ng aking ideas kung paano po gumawa ng pickled egg. Ito po ay napakadaling gawin kaya mga mamsi, ready nyo na yung mga itlog ninyo at tayo po ay sabay-sabay na gagawa ng ating preserved na pickled. Hello po! Good morning! Nagbabalat po tayo ngayon ng itlog kasi magagawa po tayo ng pickled egg. So, ito po yung mga itlog na na-harvest ko doon sa aking mga alagang manok. Ayan, kung marami po kayong itlog, ayan, simulan nyo na po, ayan, simulan nyo na po mag-pickle dahil napakadali lang po itong gawin. At, syempre, napakasarap. Ayan, so, ito po ay iniipon ko. Marami na po akong stock doon sa aking storage room. May storage room talaga. Ayan. So, dahil ito po ay napakadali lang talagang gawin. At, ito ay napaka... very basic po ito dahil alam naman po natin na everyone loves egg, di ba? Kaya, ayan. So, ginagawa ko lang is binabalatan ko siya. Ayan. So, actually, nilaga ako dito ito kagabi. Pero hindi ko lang siya natapos ng trabaho kahit tatapusin na natin siya. Ayan. Babalatan lang natin lahat. Ayan. Ayan siya. So, dinandahan ko siya para hindi matanggal yung ano, yung balat. Ang lalaki pa naman ng itlog. Ayan. So, ayan. Marami yan sila. Ayan, o. Oh. Ayan. Yung mga itlog na yan. So, babalatan ko lang yan siya lahat. But, before that, habang nagbabalat naman ako, syempre, nagpapakulo na ako ng ano. Nagpapakulo na ako ng aking, ayun, o. Oh, yung ating tubig na may suka. Then, tinimplahan po natin yan siya ng asin at saka ng asukal. Ayan, so dahil pickled po yan siya, kailangan po talaga natin lagyan siya ng suka. Tinansya-tansya siya ko pulo yung sukat niyan. Pero kung gusto niyo po talagang sundin yung measurement, ano yan, dalawang tubig isang suka. Ayan, tapos lagyan niyo lang siya ng ano, ng asukal. Depende po yan naman sa inyo kung ano po yung desired ninyo na lasa. Pero ang ingredients lang po niyan, tubig, suka, asin at asukal. So ganyan lang po yan. At kapag... bet nyo na yung lasa, ayan, so ready to go na po yan siya. So, pakukuluan lang natin yan yung ating tubig hanggang sa kumulo yan. Kasi yan po yung ating gagamitin na tubig doon sa itlog. Dahil pambababad natin sa ating mga itlog. Yung pag-iipon talaga ng mga pagkain, isa, at ina-advise ko po talaga sa inyong lahat na mag-ipon po kayo ng mga pagkain. So, hindi naman natin kailangan mag-spend talaga ng pera pag nag-iipon tayo ng pagkain. Kasi, like po doon sa mga naka-preserve ko ng mga vegetable, ayan. So, hindi ko naman yun sila binili. Ang ginawa ko na lang is sipag-sipag. Hindi talaga laging rason na wala tayong pera, kaya hindi po tayo nakapag-iipon ng pagkain. So, meron naman pong other way. Ayan. So, ayan, natapos ko na siyang dinalatan. Nilalagay ko na siya sa bote. Ayan din sa bote. Pinaghiwa-hiwalay ko pala yung mga naba, yung may mga ba, may mga crack konti para mas maganda. Ayan. So balay, kakaroon tayo ng tatlong bote. Ay, sakto-sakto lang siya, oh. Wow. So, meron pa yung tatlong na ipon. So, kumukulo na din yung ating suka at tubig. Ayan. So, yan, naglagay ako ng hiwa lang ako ng bawang. Titirin natin yung bawang kasi mahal ang bawang. Titirin ang bawang kasi mahal. Ayan. So, puti lang para hindi ganong matapang. Ting bawang na ilagay natin. Pwede rin po kayo maglagay ng sibuyas at mga bell pepper. Depende po yan sa gusto ninyong ilagay. Kahit ano po pwede nyo pong ilagay dyan. Ano? Pwede kayo maglagay ng sili. Pero kaya lang ako kasi meron akong naipon doon. Meron akong iba't ibang flavor ng pickled na itlog. Kaya... garlic naman yung itatry natin dahil hindi pa tayo nakapag-ipon ng pure garlic lang. Tapos lalagyan lang natin yun siya konti mamaya ng ano, ng paminta. So, yun na yung ating. So, ganyan lang.
So ganyan lang yung ating itlog. Ayan, may kunti, may ano lang yan siya. May bawang lang kaunti. Ayan, ganyan lang. Tapos, lalagyan natin siya ng paminta na buo. Ayan, sa paminta din naman, pwede din kayong maglagay ng durog. Depende po kung ano po yung choice ninyo. Kung gusto nyo yung matapang. Ayan, pwede nyo pong lagyan ng pamintang durog. Pwede rin lagyan, pwede nyo po rin pong hindi lagyan ng paminta. Depende po yan sa inyo, ano. As long as meron lang talagang suka. Ayan. Dahil kumulo na yung ating suka, andito na yung ating suka. Yung ating pinakuluan kanina, di ba naalala nyo, mayroon tayo pinakuluan. So, ang gagawin ko is maglalagay naman tayo ngayon ng suka. Ito po yung suka na pinakuluan natin na may tubig at timplang asin at asukal. So, kailangan po talaga, kumukulo-kulo talaga yan siya. Kasi para maglalak po yan siya ng kusa yung ating mga bote. Ayan. Kasi para mas ma-preserve po natin ng matagal. Kailangan po yung tubig is lagpas po doon sa itlog. Ayan. Kasi para masipsip talaga ng itlog yung ano. Yung ating mga nilagay na sabaw. Char, sabaw. Ayan. So, at saka, wag, tandaan nyo po, wag nyo pong i-diinan yung itlog. Mababasag po. Kaya, dinandahan ko siya kaninang balatan. Kasi, ayaw ko na mabasag yung balat niya at maglabasan yung yelo. Kasi, maghalo-halo na yung ano natin, lasa. Ayan, tapos ito pang huli. So, ganyan lang kadali, mga kaibigan, gumawa ng pickled na itlog. At saka, swak na swak po ito. Kunyari, punta po kayo sa mga picnic. Ayan. Hindi nyo na kailangan maglaga kasi may nakalaga na. At tulad ng sinabi ko, depende po sa kung ano po yung desired ninyong lasa. Kayo po ang magde-decide kasi inyo po yan. Char. Char talaga. Char. Ayan. Kayo po ang magde-decide kung ano po ang lasa ng inyong pizza. Kung gusto nyo na sobrang maasim or matamis or sakto lang. Ayan. Sa akin sakto lang yan. Kung gusto nyo ng maraming ka-anik-anikan, lagyan nyo na yan kahit ano. So, ayan na siya. Ayan na yung ating itlog. Ayan na siya, oh. O, diba? Ang gaganda nila. Ayan, medyo nag-ano siya. Uy, lumabas. Lumabas. Tapos itago na natin yan. Takpan lang natin. So, baka punasan ko kasi para mas maglak talaga yung ating bote. Yan. Kasi mainit po yan. So, yung ginamit ko pong jar is yung pangkaning jar. Ayan. Ayan po, ganyan lang. Kung wala naman yung mga bote ng mga kaong, yung may mga rubber. Ayan. So, ganyan lang yan siya. O, diba? Tumunog na. Tumunog agad. Punasan natin ito. So, ganyan lang kapalit mga kaibigan. O, diba, walang daming arte. Meron na kayong pickled egg. Ayan. So, diba, ang ganda? Ayan. So, nabibili din po yan sa grocery store. Ayan. Kung gusto nyo bumili, kung tamad kayong gumawa. Pero, mahal. Take note, mahal. Ayan. So, ayan na siya. Diba? So, ayan na yung charan! Yung ating pickled egg. So, ayan, tapos na naman. So, meron na naman tayong panibagong kaning recipe na aking chinir po sa inyo. Ayan, sana po ay nag-enjoy po kayo sa aking video. Ayan po mga kaibigan, nandito po yung iba kong ginawang mga itlog. Ayan, ayan po sila, ginawa ko po sila last year. Ayan, nilagyan ko po yan sila ng mga, ayan o, mga sibuyas. At saka ng mga wild garlic. Ayan, kung makikita ninyo is nag-iba na yung kanyang kulay kasi ibang mga ingredients din yung nilagay natin. Naglagay din po tayo na kasi ng mga sibuyas na pula. Kaya medyo ano yan sila. Ayan, nakikita nyo yung mga sili. Ayan, meron tayong ayan. Meron tayong mga sibuyas na nilagay. At marami po yan sila doon. Ayan po ay, actually, more than 1 year old na po ito. At napakasarap niya kasi nag-absorb na talaga yung kanyang suka. So masarap po 'yan. Masarap po 'yan sa ano, sa breakfast,
Ayan, so andun yan lahat. At yung iba, pinamigay ko na din sa pamilya ng aking asawa. So, ayan. Di ba nakikita nyo ba ang ganda? So, hindi pa yan sila sira. At hindi po yan sila basta-basta masisira kasi yan po ay pickled egg. Gawa po yan kasi sa suka. Tsaka ito, meron naman akong ginawang, ayan. Ito po yung mga itlog ng aking ibon. Ayan, kung makikita ninyo, meron po tayong ibon doon sa ating kulungan. Yan po ay itlog niya. At ginawa ko din po siyang pickled. Na nilagyan ko rin siya ng sibuyas na ano. Ayan. Actually, sibuyas dahon yan. So, di makita nyo, di ba, na talagang napakaganda at effective. Nagtatagal talaga siya, mga kaibigan. So, yun lang. Salamat!